So yun mga karagon, alauna na. So sobrang init. Yan, grabing init to. Trick talaga yung sikat na. Shoutout ka doon. Ayos lang. Shoutout nga pala kay ano, Paulo. Yan, Paulo, kung sino ka man. Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa panonood mo ng aking video. So good morning. Yung araw na tayo magpuporma tayo dito. Maggagawa tayo ng scaffolding dito sa nilagay nilang bakal. Ayun. Nilagay nila diyan, magre-reeling tayo. Para sundanan natin sila tapos dito magre-reeling tayo dito. Maglagay tayo ng mga scaffolding. Dahil kahapon yung binuhusan natin doon. Binuhusan natin dito, di natin natapos dahil wala yung buhangin. Buhangin wala lang. Naubos yung buhangin tapos walang deliver. So nag-deliver pa lang ngayon, oras na rin. So mag-aano muna kami. Magka-carpenter na muna kami kasi hanggang dyan lang yung nabuhos natin. Nandito. Ayun doon. Shoutout ka doon. Ayos lang. Ayos lang. Pwede na! Ayos lang. Ngayon dito lang yung nabuhos na rin dyan. So marami pa yung ano, marami pang bubuhusan dun. Siguro mga 4 meters pa yung tapos 5 meters pa yung bubuhusan natin. So kung stop na muna yan, ang gagawin natin mag-ano tayo dito. Re-reeling dito. Dyan. Tapos yung lahat yan, re-reelingan natin sa ngayong araw na to. Pero yung kaya lang natin nagawin kasi gagamitin natin to. Kasi yung tape measure gagamitin natin dahil yung ating metros naputol. So hindi pa tayo makakabili. Mga Sabado pa makakabili tayo yung metros. So tape measure muna gamitin natin. So yan ang lalagyan natin ng reeling para ano, pagkasaluan ng biga. So tulad dito. Continue na natin to. So yan. Punta doon. Tapos lahat yan. So inakot ng ating malupit na ano, na tagakot ng ni Kuya Ute. Mag-akot ng 2x2 saka 2x3. Ito yung gagamitin natin. So yung binakbak dyan, yun na rin yung gagamitin natin dito para medyo makatibid tayo. Tapos yung mga pako, yung binunot, yun na rin paggamitin natin para tipid pa. So umpisa natin.
Batas pala. So yun mga karagon, alauna na. So sobrang init. Yan, grabing init to. Trick talaga yung sikat ng araw. So nalubat tayo kanina. Hindi ko na napakita sa inyo yung nilagawa natin dito. So nalubat, nag-charge muna ako. Kaya bababa lang kasi itong RAM ng aking cellphone. Kaya mabilis nalubat. So umpisa naman tayo, launa na. Ayan, sobrang init, grabe, sikat sa ulo. Ayan yung itsura mga nagawa namin dyan, oh. So sila kanina yung mga nagbabaka lang gandun pa lang, so ayan sila dyan na banda, napagbakal na rin sila. So kami dito, ayan itsura, ayan na. So umpisa tayo kasi alauna na, baka alauna 5 na. So tara na, maura ko na umpisa. Thank you.
init. Tulong muna tayo. Magkano pa lang? Alaw na klaim ko pa lang. Masinan mo na. So magmi-merienda muna tayo mga Oragon. Si alas 3 na. So yun yung merienda natin, no. Kinuha na ng ating kasamaan. So merienda time. Sobrang init. Magluto daw ba? Magluto daw ba yan? Magluto daw ba yan? Doan with pansit. Saka. Ayaw mo ka to? Picture na ka na nito. So yung mga Oragon na may inukay pala ditong poste ng tangke ng tubig. So dito yung dito ilalagay yung tangke ng tubig, tapos yung supply ng tubig ni sa baba. Kasi doon merong ano, merong tubig. Doon magtatayo ng gripo, so papunta dito. So ito yung pinaka poste niya pataas. Hanggang second floor kasi yung height daw niya. So yung tangke ng tubig. So bali putikan pa. Kasi panay-ulan ngayon. So ngayon nga sobrang init, tapos bigla naman atang uulan. Iba naman kulay doon ng ano ng kalangitan. Nagdagdag naman. So di na yan matutuyo, no? Hindi na yan, hindi na yan matutuyo. So ilan lalim pa niyan? Ha? 2 meters? So 2 meters pala mga Oragon yung lalim ng inuukay. So medyo malalim-lalim pa. Tapos marami pang tubig, baka pag 2 meters, siyempre matas na yan sa ulo nila, baka malunod na sila dyan. Kasi may tubig na eh. Ano doon? Doon? Malunod sila dyan, oh.
Kasi 2 meters din yung lalim, baka malulod na sila. So yan. So punta natin makuragon yung ginagawa nila ditong bakod. Kasi nung wala nga tayo nung karambuan. So silang maintenance dito ng ano, ng madre. Habang wala kami, binagawa sila ng bakod dito sa baba. So kasi yung mga ano, mga muhon-muhon, yun na yung kinuha nilang ano, binibay na nila para nakakulom na siya kasi karamihan kasi dito pumapasok ng mga tao. So gusto na madri, ano yun na, sintalahan na, bakuran. So dito na pala yung mga orang yung ginawa nila. Ayan na. So ito na pala nagawa nyo, no? Punta doon sa dulo. So ang ginamit ditong hollow blocks sa D4, tsaka ang gamit na bakal tinimim. So tsaka itong bakal. So itong stirrup nila 9mm to 10mm. Sa pagitan niyan ay sa 8 inches or 20 cm. So yan. So kada pirang meter yan? 3 meters. So kada 3 meters poste siya. So 3 meters poste, 3 meters poste. So hanggang na yan doon sa dulo. Doon, sa pinakadulo na yun. Yun yung nagawa nila ngayong buwan na to. Pinakadulo na yun, papunta doon. Bali dito na, bali dito na sila. So ayan. So dito na yung inukay nila. Tinanggalan nila yung mga dating poste dito na, na pasamantalang pinaka ano, pinaka bako dahil may wire. So yan yung pinagkapitan. So tinatanggalan nila, nakukay na sila dyan. So bali ngayon, ito na yung nagawa nila. Yan, medyo basa pa nga. So yan, mga basa pa yan. So paka sundo dyan, akit papunta doon sa dulo. Tama doon? Tama. Okay. So dito, kada tatlong patong, vertical siya. So, saka ano, 3 meters, poste tayo. So, kung napansin nyo, para siyang ano, nakahagdan. Kasi, matas kasi itong lugar na lupa na to, kaya kailangan naka, ano ka rin, naka, skwala ka rin kung ano, para hindi gaano matas yung pag-asintadaan. So, para pantay-pantay lang. So, yun. Shoutout nga pala kay ano, Paulo. Yan, Paulo, kung sino ka man. Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa panonood mo ng aking video. Yan, sana supportan nyo pa para patuloy tayong magbigay ng kunting ideas at larangan ng pang-construction.